At sa gabing ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa lahing agila mindset. Philip, maraming aspeto ang pagninegosyo. Pero ako interesado ako na ma-share natin sa mga manonood, ito bang tinatawag na lahing agila mindset. Ano ba ito? Yes, actually, isa po sa song ko yan sa aking album, yung Lahing Agila. Yan po yung pinaka-title niyan. Ang mindset po ng agila ay precise po yan. At the same time, territorial siya. At alam niya yung kanya. Marunong siyang umangkin ng kanya lang. At sunod po, ang mindset ng agila, yung kaya niyang lagpasan yung hamon ng buhay. Sabihin niyo, mga darating sa kanya, lalo yung mga bagyo. Kung saan yung agila, pag may bagyo, doon siya lalong lumilipad. Umaendayog. Sabihin, tumatagayog. Sabihin, lumilipad, pataas. At kaya lalo siya lumalakas. Yan po ang mindset ng agila. May dagdag ko rin dyan. Sa pagkaalam ko, itong agila ay renowned. Kasi, napipreserve niya yung kanyang strength. Tumatagal pala yan ng hanggang 100 years old, ang agila. At mentras na matanda na siya, nag-undergo pa rin siya na yung bang merong time na matatanggal lahat ng balahibo niya. Tapos mapapalitan ng bago. Kaya nga lang sa Bible yan eh. If you are tired, God will mount up your wings like eagles. And He will bibigyan kanya ng, sabing ganun, He will renew your strength. Bagong lakas ibibigay niya sa'yo tulad ng agila. Kaya hinango yan sa Bible kasi wisdom ni God yan. Yes, mismo Alex. Mismo si Jesucristo na ating Panginoon. Siya umangkit sa mountain, do sa puno ng olibo, gaya din ng agila. Pag siya'y nanghihina, umaangkat siya sa pinakatuktok ng bundok at siya'y nakatingala. At siya'y nagpapalit ng pakpak, yung balahibo, at saka yung kanyang beak, yung tuka, even yung kanyang mga kuko. Dahil alam niya, after noon, lalakas siya. Magkakaroon ng panibagong ano yan. Yung beak, tsaka yung kuko, tsaka yung balahibo. Mas matibay, mas malakas. Kaya sa kanyang paglipad ulit, talagang something big na naman, something new sa kanya na do sa teritory niya, meron na naman siyang pupunta na lugar na situate na kanyang magiging teritory. At alam niya yung kanya at paghuli niya ng kanyang huhulihin, precise on. Sabi, hindi siya yung suntok sa hangin, hindi siya yung bara-bara lang. Kumbaga, meron siyang eksakto sa pagkuha ng isang bagay na alam niya, ito'y mapatatagubayan niya. Alam mo kung bakit? Kasi yung vision na binigay sa kanya, yun yung tinatawag natin, meron siyang power of focus. Malayo pa na nakikita niya na yun, nakasoom na siya, kitang-kita niya na. So parang magnified siya so many times, 7 times, 10 times. Kaya yun ang ginagamit natin ngayon, na ina-apply natin sa buhay, negosyo, di ba? Pag kailangan mo ng planning, kailangan meron kang power of focus. Yes. Tsaka ano yan? Nag-iisip yan. Hindi basta lumulusob. Kumbaga, nagpaplano din yan. Yan ang kagandahan sa isang agila. At ang agila para sa akin, siya isang significant o simbolo ng lakas o power. Yan. Dahil tayo ay binigay ng Diyos ng kapangyarihan. Nang hindi na pagkatakot, kundi kapangyarihan na meron taglay natin po. Tsaka ang agila, ang mindset niya, hindi mababa. Hari siya. Hari siya ng himpapawid ng ere. Sa mga, di ba, sa land lion, di ba, yun ang king sa lion. Sa himpapawid naman, agila. There was an instance na nakita yung agila na yung eroplano, yung malaki, yung pang international flight, tumatakbo yun sa taas ng ang kanyang height ay nasa 32 up to 40,000 feet. Nakita nila, medyo mababa lang ng konti sa kanila, but sa taas na yon,
mahirap mabuhay doon. Sobrang lamig, sobrang pressure. Di ba? Kaya pala yung mga malalaking, kahit pa mga super typhoon, kayang-kayang tumaas, may iwasan ng agila. Alam mo, Alex, may kwento ko tungkol sa agila eh. Alam mo, merong isang inahin na agila, nanganak siya. Sabihin, ito itlog nito ay naligaw. Napunta siya sa mga manok. Nung dumating yung panahon na yung itlog na pisak, tapos lumabas yung itong iglit nito. Siya pinapasama siya sa mga manok. Kaya kung ano yung nakikita niya doon sa kasama niya, mga manok, manok na rin siya. Pati pagtilaok ng manok, ganun din ang kanyang pagtilaok. At hanggang dumating yung nagkaroon na siya ng pakpak, hindi siya lumilipad. Kumbaga, ang tingin niya manok pa rin. Kaya may dumating ang isang agila, nakita niya yung agila kasama ng manok. Kinakausap niya, sabi niya, hindi ka manok, agila ka. Tignan mo, pareho tayo ng pakpak, ng tuka, ng mata, lahat. Pareho tayo. Sumama ka sa akin, lumipad ka. Ang ibig ko po sabihin nito, Alex, tayo po ay kagaya ng agila na kung saan ay ang Diyos ang nagliga sa atin. Kaya may kanta ng agila eh, lumipad tayo gaya ng agila. Ibig sabihin, pag napasama ka sa mga tao na kagaya ng mga manok, pag sinabi manok, puro lang putak ng putak, kumbaga chismis ng chismis, mga nonsense ang pinagsasabihan, walang patutunguhan. Hindi kagaya ng agila, dinisign ho yan para si Ben, sabi ko kanina, simbolo yan ng lakas. Kasi pag sabi manok, mga ano lang yan eh, kinakatay lang ho yan eh. Ginagawang fried chicken lang yan. Pero yung manok, ay yung agila, siya yung, si Ben, yung mga pagdating ng mga pagsubok, lahat ng mga dago sa buhay, yan ang ano niya, kaya niyang pagdaanan yun. Dapat ganyan din po sa mga tao. Kahit anong pagsubok yan, anong dago sa buhay niyan, dapat talagang harapin yan. Itatanong naman kita tungkol sa bilang Alice Tinsay, ano ang kagaya o katulad o karakteristik ng isang agila sa kagaya niyong Alice Tinsay? Well, dahil nga ang paksa natin ay yung agila mindset, kinakailangan talagang ma-realize natin na hindi tayo ordinaryo. So, pagtitingnan mo, parang ba, ang yabang naman ang dating mo. Pero the truth is, hindi tayo ordinaryo. Why? Because sa lahat ng nilalang ng Diyos, tayo lang ang nilalang sa Kanyang image. Kaya nga tayo, image bearer ni God. So, having said that, the Lord has imbued us with characters katulad niya. Yung talino, yung power of communication, yung creativity binigay sa atin ng Panginoon. At higit sa lahat, yung binigyan tayo ng Lord na ano tayo, kingship. Si Lord ang King of Kings, ang Lord of Lords. Pero dito sa creation niya, binigay niya sa atin yung dominion. Ibig sabihin, mag-isip tayo, hindi lamang dito yung pang-colloquial, pang-individual, pang-bahay lang. Nilikha tayo para magkaroon ng impact sa mundong ito. We are the catalysts for change. Tayo yung mag-impluensya, hindi yung tayo ma-impluensya. So, nandun ang authority. Alam mo yon yung at yun ay dapat maramdaman ng mga tao na makakarinig sa'yo, makakakita sa'yo, para ikaw ay maging inspirasyon. Sapagkat tayo ay ginawa asin at ilaw. Asin, meron tayong nababago natin. No? Napipreserve natin ang society through our influence. At ilaw. Doon sa sinasabi natin, wala, they don't see the way out, pero tayo yung nagbibigay ng solusyon. At ito sa lahat, ang gusto kong pahalagahan. We are not part of the problem. Sino ang mindset ng agila? Hindi ka part ng... Ikaw yung problem solver. So, ganon ang agila. Pero bago ko makakalimutan na Philip, alam ko meron kang nirecord na kanta na tungkol sa lahing agila. Ano ba ang inspirasyon mo sa pag-compose nito? Alam mo, ang aking inspirasyon yung ano eh, yung gaya na sinabi nyo kanina, we are the image of God. Kumbaga, yung agila talaga, katulad nga tayo ng agila. At lahing agila pa na tayo mismo ang nagre-represent, no?
we represent God sa ating pagkatao, na hindi dapat tayo magkamali, hindi dapat kasi ang sa akin po, Alex, ang mayaman sa mundo yung good name. Sabi sa Bible, a good name is a better sa yaman ng mundong ito. Kaya napaka-importante yun. Dahil tayo po bilang ambassador ng Diyos, nire-represent natin ang God's kingdom. Pag sinabing kingdom, siyempre, nandiyan yung pagiging ruler. Tayo po, dapat ay tayo isang leader. Kasi mababasa nyo, Alex, sa Bible, eh. Sino ba yung mga nagpapatakbo ng ekonomiya o ng bansa? Di ba yung mga lingkod ng Diyos?